Katarina kung ngayon nasa malayo at nandyan lang kayo. Well, this is Kuya Duno and I'm from Ineski TV. Ako muna magbibigay sa inyo nitong best of 3 series natin. Kaya chillax lang kayo dyan. Rock na ito. So, Complexity, mukhang natuluyan ng natroma mga kaibigan sa Alchemist at napaban na naman sila ng alk dito. Alam mo na, mga kuya mo. Calbs, paper. Ano yung bag ko? May charger doon. Complexity going for a Crystal Maiden as their third pick dito. At tignan natin kung ano magiging third pick dito for the Wings Gaming. Ano to? Ganito ba talaga yan? Ganito ba talaga yung nakikita dyan? Ayan yung nakikita. Ah, lakas. So, medyo mahina yung in-game sound ko. Hindi ko marinig. Hindi ko actually marinig. The Wings going for Rubik. Third pick dito. Based on the pick dito, Complexity Gaming, medyo malakas ang team fight nila rito. They have now secured the Darkseer as their offlane, which means that they will be playing this Doom as a support or as their position for support going into jungle dito. Death Prophet, probably he will be the mid lane. Of course, Crystal Maiden, one of the best support for me when it came, when it comes to lane support, given the fact na if ever mag-decide siya magpa-level dito ng, ng Arcane Aura, yan. Nakaganda yung magiging laning phase para sa mga kakampi niya, especially sa mga hero na kagaya ng Darkseer, Prophet, even the Doombringer, which is medyo may mga pagkamana dependent sila. Natutulungan sila ng Maiden, and yan nga yun dito. So for the Wings, tignan natin kung ano ang magiging fourth pick nila dito. Ang current band heroes for this game is the Bounty Hunter, Beastmaster, Lone Druid, Alchemist band for Complexity. For the Wings Gaming, it's Tiny, Wisp, and Oracle and Chen. Yan ang ban ng mga repa peeps natin. Disruptor. Dito. Direct. Complexity's turn to ban. So, Disruptor, fourth pick dito for the Wings Gaming. Pinalalakas na lang din nila yung teamfight potential nila rito. They have the Batrider, which is the mga current heroes natin dito. Remaining. Siya yung pinakamagandang initiator. Of course, Invoker, ever effective from early to late. Rubik, ang mga pwede niya makuha ng skill time dito is... Pag nakuha ba ni Rubik yung Exorcism, palag din. Nakukuha niya ba yun? Exo? Lakas! Siyempre, Wall of Replica, Doom. Pag nanakawalan Doom, pwedeng-pwede rin yan. Ayan. So, tignan natin. Okay na ba? Mic, check, check, check. Check, test mic, mga repa. Ayan na. So, down to the last pick and last one para dito sa magkabilang teams natin. Naga Siren will be banned out dito. Radiant both teams. Wala pa silang position 1 carry para sa laban natin na to. Si JT Ting. Ano? Si Linz 31. Binabati ko yung mga nanonood nga pala sa Mineski TV. Okay. Nagaban para dito sa Complexity. Ba't kaya? Ba't kaya sila nagbabanaga dito? Complexity going in for a Life Stealer as their last pick para dito sa laban natin na to. Tapos, Raid King ang last ba naman for the Wings dito. Ano ba magandang carry or magandang position dito sa para laban dito sa Complexity para dito sa Wings? Hindi ko alam, pero open pa dyan ang AM, ang PL, the usual core are still remaining up. Or the usual carries are still up dito. Spectre, 5 seconds remaining. But it will be an Ursa versus Lifestealer going for strength type carries ang magkabilang teams natin dito. At hello. Ayan. Invoker, di natin yan.
Okay na yan, ganyan. Shadow on his Ursa. Fate Vian on his Bat Rider. Wings Gaming. Isa para sa akin sa mga surprise dito sa tournament natin. Check, check. Okay na ba? Yan na, okay na ba? Okay na ba kayo sa chat? Check, check. Yan. Ice, ice on that Rubik. Okay. Pakilala na lang muna natin yung mga gumagamit dito para sa magkabilang team. Chinese, Chinese ang kanyang pangalan. Hindi ko kayo siya kilala. Pero siya ay Invoker Innocence. Kalp, yun pangalan nito. Yung player na to. Oh my God. Hindi ko alam anong pangalan niya. Pero Chinese, Chinese siya. Ito na. Shadow on the Urza. It's fate on that Bat Rider. Innocence on the Disruptor. Eyes, eyes on the Rubik. Para naman dito sa side ng Complexity. It is Chezzy on his Life Sealer. Handskin on the Maiden. Limp on that Death Prophet. Zay Freaks using the Doombringer. And it is Swindle on the Darkseer. Uy, sumilip sa Rosh Pit ang mga kuya mo. Pero wala naman silang matatagpuan dito. 30 seconds to battle. Blink, blink, down name yan. Okay na, pogi na boses. Siyempre naman, alam mo yan, bes. Alam mo, delikado yan. Pag babae ka, tapos gusto ko maging best friend ng lalaki, magdalawang isip ka na, bes. Bes. Pero tignan natin dito kung anong mangyayari. Both teams will try to secure bounty runes sa kanilang mga core. It will be the Invoker getting that bounty rune and the Death Prophet getting his own dito naman sa bottom lane. So both teams will just be contented on getting their own bounty rune dito sa ating laban. At ang ganda ng mapa ng Dota, may mga butterfly pa mga kaibigan. The butterfly is real. And the grip lock is not real for the Invoker. Invoker and Death Prophet matchup in the mid lane. It's the Ursa and Rubik up against the Darkseer. Doom is on the jungle being used by Zaybricks. Bottom lane, it's the solo Bat Rider up against Chess's Lifestealer and Hanskin on that Maiden. So, magandang discard dito. Eyes, eyes. Hiding behind the trees. And the Ursa, nahihirapan siya dito dahil dun sa Iron Shell. Pero Darkseer will be successful on pulling itong creep wave niya. Pero it will be the Rubik ng makikinabang dito sa wave na to ng creeps. So, diskarte dito para sa magkabilang game. Rubik, tamang Bogli lang. Tamang ME lang siya rito. And there's a teleport on the mid lane. First blood. And the Sunstrike will connect. Here comes the Rubik. He will get the experience. Dun sa pagkamatay ng Doombringer, it ended up as a 1-for-1 trade. But the first blood being secured here by Complexity, which means they will be ahead pagdating dito sa network natin at silipin natin yan. Doombringer leading the game pagdating sa network, and you are looking at a position for Doombringer, Death Prophet to follow. 100 gold difference. Invoker is also in the third. Urza is fourth and Bat Rider is on that fifth pagdating sa network natin, mga kaibigan. And there is a pose. And quickly. Is it game? And here comes the harassment coming in from Innocence, mga kaibigan. Here comes
the Darkseer and the Maiden Disruptor trying to harass etong Zeer dito. Urza also in the bottom lane. Medyo nagkaroon ng switch ng lane etong parehas nating team. So tamang diskarte lang para sa magkabilang team. 2 minutes into the game. Batrider is now on the top lane. Nykes and the Maiden also now here into the top lane, and both teams swapping lanes dito. Invoker. Meron siyang Null Talisman up against Limp. At dumidit, nagkakaroon ng discard, ng kabilang discard ito, magkabilang. Here comes the cold snap, and it will be that Prophet being harassed by the Invoker dito sa mid lane. But Prophet is still the leading hero pagdating sa ating network dito. At ang kati ng Carrion Swarm ng Dead Prophet dito. Creep Swarm na raw pala ngayon. Bottom, tingnan natin. Rubick now in the mid lane. They are trying to harass. Here comes the Sunstrike. Oh my god, but it is Rubick actually saving Dead Prophet from that certain death. Dahil inilag niya sa Sunstrike, mga kaibigan. Napakalungkot, Kuya Eddie. Anong pangyayari na yun para dito sa Invoker? Urza with Mango Boots. Stout Shield. At yan, kumutingin natin kung anong gagawa niya. Medyo normal farming lang para kay Ursa dito. Aray ko, best. Ang kati mo dun, best. Sabi niya, best ka lang, best dyan. Ito sa'yo, kakalmutin kita. Pusikat das. Life Healer. Ring of Basilius. Boots and Magic Stick. Para sa kanya rito, meron siyang Healing Salve. So tamang diskarte lang sila rito. Here comes here sa Rubick. Uy, ang ganda rito. At kinalmot ang ate mo. And that will be the second kill for Team Wings in this game number one. And meron lamang pa rin naman dito ang call pagdating sa perahan. Dahil mani-malamani matching ang galawan nila rito. Baka dito, Doombringer, makukulong siya rito, wala siyang takas. And that will be Rubick getting the kill. Ito naman, Batrider, delikado siya rito. He will go down to that exorcism. It will end up as a 1-for-1 trade. Pero pinabalik dito, mga kaibigan. Hindi ko alam kung bakit, pero ngayon palang dadating yung mga Mumu. And the Mumu is real. Naku, kumain. Kumain ng normal. Kumain ng sangatutak na normal. And Swindle, wala siyang surge dito. Pero makakataka siya. So, Wings getting the best of that trade. Pero free farming in the top lane will be the Life Stealer. The Wipe Stealer, sabi ni Cyclops. CM, not being involved dun sa mga kaguluhan. He is sitting at level 4. At may boots lang siya rito. 0-0-0 for the Crystal Maiden. Ibig sabihin, no participation para sa kanya rito. Talo daw ang Mineski. Walang kakain, sabi ni Kurt. Ganun talaga mga base. Ito, tumalo sa kanila. Sila Hansken. Itong complexity. At si Uzi, mga kaibigan. Si Uzi Warrior. Urza. Oop, binuhat. Ang ganda ng set ng Rubick. Picture, hindi tumama ang picture, mga kaibigan. Napakalungkot. Pero ito, hinahabol siya rito. Pwede siyang pabalikin. Pwede siyang pabalikin kung gusto eh. Nag-surge pero walang kawala sa kulungan. Rubick getting that kill. And Arcane Boots is now up on your Rubick. And the Rubick of Mr. Ice Eyes. Maganda ang pinapakita. Silipin natin ang kanyang set. Mythical. Immortal. Mythical. Grabe naman yun, bes. Mythical, auspicious, oh. Ah, magkakaiba. Kaya pala pogi, chapsuy. And here comes the smoke. Hindi na natin sila pupunta dito. They are marching towards the rush pit, actually.
they might go for this Roshan kill. Of course, Ursa is Ursa, pero pag nawala ang Ursa sa lane, alam mo na kaagad ang kapalit niyan. Marahil, nagpunta sa Roshan, pero delikado. Pinagpaplanuhan na ng mga tambay. Ito na, nahuli na nila yung Chicks. Pinagpaplanuhan ng mga tambay. Kinalmot-kalmot ng mga lasing. At ito na, si Rudik, mga kaibigan. Double kill for the Invoker. They've managed to take down two. And Wings Gaming, they might go for Roshan sa ganitong pagkakataon. At yan nga ang gagawin nila. Roshan muna tayo, mga besi. Ito, si Swindles, mga kaibigan. Isa siyang Swindler. Nako, si Swindler, mga kaibigan. Nandito siya, kinulong si Dubringer, pinagkakalmot sa buka. Binuhat sa high ground. And Swindle will be able to escape. Rurik will TP to the safety of the fountain. And Ursa, 1, 2, 3, and 1 ang kanyang skill build dito. So, tignan natin. Shadow. Lalakad na ka siya rito. Naku po, patay na naman ang Death Prophet dito sa mid lane. Nakapakalungkot na pagkakataon. And here comes the napalm coming in from that Batrider. Tinulong picture perfect. And that is the Batrider getting another kill for Team Wings dito. And this is Hansken going down. And Complexity, wala silang magawa rito. Iniisa-isa silang patayin dito ng team ng Wings. And Wings going for the next objective, which is this tier 1 tower in the mid lane. And Team Complexity, they will pop that fortification. But that is just... that will just delay the inevitable. Pero Life Healer getting a kill. Ursa, 600 gold. Meron siyang Morbid Mask. And meron siyang Facebook Stout Shield dito. At ito na. Ursa, ano kayo magiging next item niya rito? Ito ang girlfriend mo na laging inaabangan ng mga tambay sa kanto. Oh, nag-smoke sila, mga kaibigan. Happy 420. Tingnan natin ang 2-man smoke, nakakaibang galawan. 2-man smoke pero wala silang hindi nalang trip dito. Pwede lang patay si Usa. Nagpapabait dito ang kuya mo. Oh, kinalmot sa buka. Aray ko. Aray ko, miss. Sunstrike. Not connecting. Oh no! Na-frostbite pero ang bilis tumakbo. Ang bilis tumakbo, mga best. Pero mamamatay siya rito. Pero bago siya namatay, minasahin na naman niya yung likuran ng Darkseer na kanina niya pakinakamot-kamot dito. Ito naman, kakaiba. Nag-smoke sila rito, mga kaibigan, galing dito sa top. Pero napakalayo ng lalakbay nila sa kabilang ibayo pang digmaan. Aabot kaya ang smoke nila? Abangan natin sa susunod na kabanata nitong laban natin. Medyo malayo pa naman yung ano. Taro, grabe naman sa smoke yung mga best. Pero ito si Invoker. Semi farming lang dito. Tumitingin ng sumusubok mag-farm. Andito, Doombringer, level 6, level 7, may Doom siya rito. Tignan natin kung ano mangyayari. Nagdi-deward the maiden dito. Pwede nila mahuli yung Doombringer. Nahuli na nila. Kinaladkat dito. Hinatak pabalik. Tinutok sa Sunstrike. At patay si Doombanis. Alam mo, pag may smoke, may apoy. Lagi niyong tatandaan yan, mga kaibigan. Pag may usok, may apoy. At si Batrider ang nag-apoy nga dito. Matapos silang mag-smoke, napakahusay. Pero Death Prophet na may agimat at sapatos. Tignan natin, Ursa is here. MOM completed on your Ursa Warrior. Here comes that, the Death Prophet trying to defend this tier 1 tower in the bottom lane. Tignan natin, there's the fortification. It will delay the inevitable. But can we see a defense from Complexity? Nagkakabakbaka dito, mga kaibigan. Oh my mo, may nagkakahabol na dito. Hinahabol ni Nikes na nagpapanggap na si Totoy Golem dito.
Grabe naman to si Nikes, nagpapanggap na Totoy Golem. Nagpapanggap na Ancient Granite Golem. At pinabilis ang Ancient Granite Golem. Susubukan niyang umabol dito. Nako, nahuli niya si Rudik, mga kaibigan. No! Anong nahuli? Kuya D, hindi nahuli. Bakit hindi niya na-smash? This creature does not feel the effect of most magical spell. Ibig sabihin, isa siyang... Gusto niyo pala maging malaki. Dito na, nag-tiny ka na lang. Oh, yan, oh. Sinasapak-sapak niya. Relax ka lang, Kuya D. Ayon shell para may rage at itong discard dito. Para silang sumakay. Para silang may armored guard. Kita mo naman. Si Tiny Bubbles, mga kaibigan, kinain niya lang naman. Oh, yan. Grabe discard. New meta. Nanu meta mga kaibigan. Sinabakbaka dito. Meta na naman Doombringer. Trying to escape. Pero makakataka siya rito at hindi siya mamamatay. Alam kong walang stun yun. Sinubukan ko lang kayo kung alam nyo. Ano ba nangyari sa inyo? At ito. May dagger ka na ba, be? Meron pang laban ng Miniski. Next tournament. Nagtatanong. Bati ko nga pala yung kaibigan kong Pogi, si Leo Kapeding, mga kaibigan, na pinaka-Pogi na, na kaibigan ko na tambay sa Pusong Tumitibok. Ayan. Pusong Tumitibok. Alam niyo ba kung saan yun? Sa Quezon Avion, mga kaibigan, maraming Pusong Tumitibok doon. Binibati ko rin si Ben Sote. At eto na naman ang tangke. Ang kanilang tangke. Nakaka-XP ba si Nike sa loob ng Ancient Granite Golem? Hindi natin alam. Pero effective po. Kita mo, ang bilis gumalaw. Ancient Granite Golem dito. At nakita niya ang mga pinsan niya. Ang mga kapatid niya. Sumama na kayo sa akin. Mag-aklas na tayo. At eto. Oh. Buhay pa! Oh no! Iba yung tinira! Exorcism, she's Bombay. Sige, tangihin mo yan. Malakas ka eh. O ano? Tangihin mo. Pero ito, hindi ako nang bahala rito mga best. In uppercut, left hook, right straight, left cross. Ang ganda ng mga kumbuhan. Malabok si Nerong, mala heavyweight. At ito, jab. Gina-jab-jab ka rito. Oh, si Rubik, nag-passive. Ewan kung bakit. Hinatak dito. Oh my G! Sinabak ng golem ni Totoy Brown! Sinapak ni Totoy Brown! At hindi nila napapansin si Totoy Brown dito na dito siya sa gitna. Sinapak niya si Ursa, mga kaibigan! Tatanig ka siya! Nya! Ay! Nakipagkalbutan dito! Oh my God! Kinulong pa rito! Oh! Si Jesse! Talaga, best! Uy, boy ako! Freezing Pig! Ma-shower kayo! Tatlo patay! At isasugatan dito. Susubukan nila kabulin. Boom! Sa pula! Patang patay! Isang duguan at walang malay. Nagngangalang Invoker. Napatago siya ron. At hindi niya alam kung ano nangyari. Napakahusay gumamit. Binoxing-boxing lang. At kumuha na naman ng bagong Ancient Granite Golem. Napakatibay! Tatak-tibay! Tatak cement! Northern cement. May mali pala. Si Totoy Brown. Nagkaka-XP pala siya rito. Ginab, kita mo yun? Ang lakas bawas naman nito. 82 damage ng sapak niya. Oop. So bakit, safety ka nga naman pag nagtatago ka dito kay Totoy Brown. Oop. Right cross, left hook. Kita mo yun, left hook. Oop. Dalawang kamay yung pinasusuntok ng golem eh. Tibay! Oo nga, OP ng aura. Increase health by 15%. A gift from the Tempest of Battle. O to the P. Pero may Dark Seal na sila rito. May Yule Scepter pa sila rito. Grabe yung pang-pro-pronto. Si Totoy B. Kita mo naman, oh. Discarte lang kasi yan. At ako, mamaya, lahat ng nagpa-pop game na Pinoy's gagamit na ng Life Stealer. Para may pang-boxing-boxing tayo dito. Lakas, di ba? Binoxing! Boxing! Grabe naman kasi 1,955 yung buhay niya. Tapos ano to? Increase the health capacity of nearby units. Bonus health, 15%.
Uy, nakikita sila dito ng spy cam ni Tulpo, mga kaibigan. Alam na alam kung nasan sila rito. Pero Roshan hindi pa rin namamatay dito sa laban natin na to. Rage hands completed on the life stealer. Iba naman. Iba naman si Totoy Brown. May rage hands na. May tubig ba tayo, bro? At ito, si Batrider. Naapoyan niya ang mga, ano natin, ang Rosh Pit. Sinisiliban niya, ginagawa niyang Mosh Pit, mga kaibigan. Oo, oh, ako nga si Kuya D. Kuya Duno to. Anong bahala sa inyo, mga bes? Ako bahala sa inyo sa series natin na to. At dahil nasa Pilipinas sila, uso ang pambansang prutas, ang Enchanted Mango. Ang Enchanted Mango ay hindi basta-basta tumutubo kung saan-saan lupalop. Ang Enchanted Mango ay tumutubo lamang sa Laguna, mga kaibigan. Uy, duno ba sa Laguna? Dahil sa Enchanted Kingdom lang siya tumutubo. Tandaan yan. Naku, sinapaksapak na naman ni Totoy Brown! Naku, baka mga kaibigan, kakaiba! Kakaiba dito! Ah, nakulong! Oh my God! Kinulong siya rito! Kinulong niya sarili niya sa hindi malamang kadahilanan! Ninapoles niya yung sarili niya rito. At eto na, pumasok ko si Batrider. O ano yan, kinilagyan, tinutok mga kaibigan. Tinutok kay Jesse. Pero dumating ang Mega, dumating ang sunog. At ito, pag may apoy, may sunog at na silence sa mukha. At ako, kinain ni Jesse ng buhay. Dominating na siya dito. And just like that, ang lupit. Ginalingan mga kaibigan, ginalingan ang complexity. Heist. At ito. Naku, ang dami! Hindi siya makapili ng papasukan niya. Hindi siya makapili. Hindi niya mapili. Hindi ko mapili. Sino ba ang sino? Alin ang pipiliin ko? Ang dragon! Ang dragonika! Ay! Yun! Nakapasok siya. Akala ko mamamatay na siya. At dahil malapit na ang season 6 ng pros ng Game of Thrones, eto na mga kaibigan, si Drogo. Uy, nakaka-regents team pala yan. Tapos bumubuga ng apoy. Ano yun? Ang daya naman nun. Mala Game of Thrones. Si Drogo, mga kaibigan. Grabe to si Drogo. At, nako po, alam nyo, pag may dragon, lahat ng pelikulang may dragon, nakakatakot. Pwera lang yung, ano, How to Train Your Dragon. At eto, may Radiance na. Meron pang Iron Shield. Kakaiba! Kakaiba, naglalakad pa lang, dumadamage na, napakalupit. Napakalupit. Isa kang alamat. You are a legend. At yun ang panik, inahabol ng dragon. Naku, delegado tayo dyan. Si Count Drogo, mga kaibigan. Ayan, shoutout ako kay Nigel. Ito na, si Drogo. Hinahanap niya si Daenerys Targaryen. Ayan, hinahanap niya ang kanyang reyna. Ito siya! Ito siya, mga kaibigan. Hindi, ito siya. Ito siya. Si Handskin. Si Crystal Maiden. Pero mukha siyang White Walker dito. Ito na si Daenerys Targaryen, mga kaibigan. Sinusundan siya ng isa pang drogo. Ayan. Mala Game of Thrones to, mga hanapin natin. Oo, kayo na! Lumayas na naman si Drogo. Babalik na to sa season 6. Kita mo naman, ang lupit fireball! Nanonood ba kayo ng Flame of Rekka? Ilan ang dragon ni Rekka? Oh, kung alam nyo, siyam ang dragon ni Rekka. Dahil naging dragon niya si Ana Yanagi. Pero, alo, si Pasiwasi o si Ursa Warrior. Oh. Oo, alam nyo. Grabe, ito lang ang papanoorin natin dito. Ang kung paano tatapusin ng Ancient Black Dragon ng laban. Alam mo, sa kasaysayan ng Dota, lagi na lang pinapatay itong si Ancient Black Dragon. Binigyan siya ng pagkakataon ni Ice Frog para ipaghigante yung sarili niya rito at ginagawa niya lahat ng makakaya niya. Isipin mo kung meron pang Chen dito, di ba? Napag-i-skill ba ni Chen yung mga yan? Ha? Oh, si Drogo! Drogo is on fire!
Oh, nagkakabulan. Ano nangyari? Ano nangyari? Mayday, mayday. Oh my God, nahuli dito. At bumalik si Doombringer dito. Kinulong. Kinulong sa ultimation. Pero lumalaban sa cancer si Saprix. Batrider, na-silence. Nadikita ng paniki ng dragon. Wala kang pagkakataon mag-blink out, brother. Pero na-yelo. Ayun, inapuyan. Napasma. Apoy. Init at lamig. Yelo. Mapapasma ka talaga. At nasa na si Drogo? Ayan na si Drogo. The Drogo is real. At hindi natin makita ang pera ni Count Drogo dito, mga kaibigan. Pero mukhang paglabas niya rito, billion na yung pera niya. Dahil napakahusay niya. Ano taas? Ito? Ah, may 2-1 siya. Okay, okay. Si Drogo, mga... Dapat pag nag-basher si Naix, nakaka-bash din yung dragon. Para pet malu. Wala nang labasan. At iba. Ang mga Pinoy, bigla na naman magna-Naix mamaya. Banda na kayo dito. At yung naitaguyod na kalamangan ng team Wings kanina, unti-unti nang kinain ng dragon na nangangalang Ancient Black Dragon, mga kaibigan. Ah, Ancient Black Dragon, naalala ko na kung ano to mga pre. Kung saan palabas ko napanood ng Ancient Black Dragon. Ito yung dragon ni Vincent. Ang Black Dragon Technique. Ancient Black Dragon Technique. Woo! Masunog ka. Kita mo yon, naglalakad-lakad lang. Nasusunog-sunog pa sila. Ibang level. Ibang level ang mga dragon na ito. Pero napakahusay ng dragon. Fire burning on the dance floor, mga kaibigan. Walang pakialam si Drogo dito. Ba't hindi siya nawawala ng mana? Ang bilis naman ng mana. Ah, kaya pala sila may maiden. Gets ko na. Para anli mana si Drogo. Ang lupit. Ginalingan. Dire's top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Malaki yan dragon na yan. Zoom in nga natin, first time natin, masasa si Drogo. Grabe naman si Drogo. Yun o. Matakot nga yung itsura ni Drogo, mga pre. Ayun o. Grabe, baliktad yung ngipin niya. At ito, binigyan ng Ion Shell buff. Kakaiba, Radiance Ion Shell combo, mga kaibigan. Who needs Dragonite when you have a permanent Black Dragon? Dapat pala, di sila nag-ano eh. Death Prophet, dapat nag-Dragonite sila eh, para palumpalo sila eh, alam nyo yun. Tapos yung support nila, Jakiro. Para maraming apoy. Tsaka may yellow pa. Boom! Twitter Wyvern pa. Oh. Naku po. Bubuo ako ng team mamaya. Team, ay, Calms. Pag nagsakita nights tayo, puro dragon tayo ha. Gawin natin to. Ang lupit ng galawang to. Galawang Hudas. Ayan, no? Isipin mo, wala kasing ano. Walang makakapatay sa dragon, eh. Magsasawa ka talaga, eh. Si Ursa, padaan-daan lang. Ang bilis gumalaw ng dragon. Chararat. Radiant's bottom tower is under attack. The Ancient Dragon Technique. Grabe, umi-split push pa. Nasaan na si Naix? Maghapo na siyang nawawala rito, mga kaibigan. Radiant's bottom tower has fallen. Ang dragon ba immune to magic? Immune to magic siya, di ba, Kal? Ibig sabihin, hindi siya mamamatay. I like this dragon. Wala na tayong ibang pinanood. I-lock camera na natin. Basic lang ang ginagawa niya, mga. Basic lang, papapaboy-aboy lang. Radiance lang. Oh, may kinuha na naman siyang gamit. Anong kinuha niyang gamit? Hyperstone. Bibilis din ba yung tira ng dragon pag naka-hyperstone? Hindi. Paano pag may AC? Magkaka-aura? Lakas! Kaya pala. Oh, binuga na naman yung lupa. Galit na galit, oh. Grabe talaga. Pinapatay sa liwanag ang mga ano. Wala na sila magawa dito. Grabe, ganito lang pala mag-dragon. The most basic play ever. Magpa-level 6 ka lang ng Naix. Tapos hindi ko masabi yung word, eh, pero ang lakas. Mangu ka sa lane, mangu.
Nakakainis. Yung sunog-sunog lang, oh, pero tibay talaga ng mga puno sa Dota. Hindi na basta-basta naapekto ng apoy. Immune to fire. Walang tatalo. Dire's bottom tower is under attack. At gano'n na lang. Sabi nyo, lumabas sa dragon. Hindi natin kaya yan. Mag-spirit push na lang tayo dito, mga best. Oo nga, mga best. Ang lakas ng dragon nila eh. May exorcism pa. Ayun yung dumipensa. Ito na si dragon. Fireball! Fireball ka, boy! Fireball ka, boy! Hindi siya pinapansin din yung mga creeps. Ba't gano'n? At ito na, may toughness aura. Lahat ng aura ginawa na nila rito. At mapasok na si Drogo, mga kaibigan. Si Count Drogo. Wala siyang... Op, op. Oh, sige, ako bahala, didepensa ako kayo. Hindi sila makaka-blink in dito. Wala silang mahuhuli. Ako si Drogo. Fireball ka, boy. Fireball ka, boy. Guys, why you go back? Once you go back, you never go back. Uy, bulamingin si Ursa. Pero wala siyang mahuli. Alam, mahulihin niya si Dragonica. Oh, no! Pinabalik! Ay! Nako, kinalantad! Kinalantad dito! At wala magawa ang dragon. Kung hindi lumipad-lipad na lang. Fly away, Irene, Isildara. Kita mo na si Dragon. Oh, Yun Scepter! Naku po! Wala rin magawa si Dragon! Op, op! Wala akong magawa, best. Hindi ako makalabas dito. Hindi ko na nakalimutan kung ako si Lifestealer. Nagpapanggap na lang akong isang Dragon. Immune to fire. Tapos dumating na to, may dagger na. Nabiktima nga lang ang peking... Ang peking Daenerys. Ito kasi si Daenerys Targaryen eh. Si Hanskin, lalabas lang siya dito sa dragon pag ito na yung pinapatay. Alam nyo ba kung ano ang pinakamatandang lab team sa kasaysayan ng Dota? Kung nagdo-Dota 1 kayo, ang combo ng Lifestealer at Crystal Maiden, simula pa nung 32B, ginagamit na. At ngayon, nagpapatuloy sila rito, ilang version silang nag-break. Pero nagkabalikan sila, kasi nga, yumaman na si Lifestealer, hindi na siya basta pangit na hero. Kasi si Crystal Maiden, sanayin sa mga pangit na hero na katandem. Ang mga kalab team yan, si Leoric, si Lifestealer, si Sven Macho, kaya okay lang. Pero ngayon, isipin mo, naging dragon. Ay, yung dragon, nakakita ng ibon! Oop, nahantak niya. Pero ba't ganun, ang hina ng bawas siya sa bird? Nandito rin kami sa Moa Arena. Pero nasa sarili kami prod tent. Prod tent ang tawag dito. Social guys kami na. Social. Pero ito. Umovertake. Umovertake. Masyadong malalim. Masyadong malayo. Lumigin ka pala. Si Balaguardia. Oop. Tingnan natin kung anong nangyayari. Ginamit ang ultimate sa lupa. The best ulti ever. Wasak ang lupa. Naapoyan na ultimate. At nasa na si Count Drogo? Ayun. Nasa gitna pa rin siya. At mga 30 minutes na siya, hindi naman. Mga 15 minutes na siya nandito sa loob ng dragon. Ano na kayo nangyari sa tunay na Lifestealer? Ay, may Hyperstone na siya. Ayra na. Padating na yung AC niya. Ooh, AC na siya. Ganun-ganun lang nakapag-AC. Simpleng apoy lang. Most basic fire ever. Eto, buo na yung AC niya. Tingnan natin, madadagdagan ng lakas ng dragon. Ang lakas ng dragon. Magkaka-AC siya. Patay, may AC na nga. May Ice Armor na, may AC pa, may Vladimir's Aura, may Spell Immunity. Aba, ang lupit. At ang Dragonica. Ay, wala. Tutuluyan lang na may Merwisho rito. Oh, pinaladkad na nila. Pinaladkad na nila. Napikaw na sila kay Drogo. Pero, wala naman talaga akong pakialam sa nararamdaman nyo eh. Sabi ni Drogo, wala naman talaga akong pakialam sa nararamdaman nyo. Ito na ako, ano. Inapuyan pa sila. Bumalik pa sa lima. Akala mo may backup. Aba, matindi. May swag na galaw. Bumalik, nakala mo na nandun na lahat ng tropa niya. Ang lupit. Ang lupit talaga. Uyun, lumabas na siya. Naku, pumasok siya sa ibang halimaw ang kanyang pinasukan. Ang Ancient Thunderhide. Grabe, nagpalit na siya ng ikatlong anyo niya, mga kaibigan. Ikatlong form, ikatlong jutsu. At ito siya, nagpapanggap siyang isang tanke dito. Atake, kabim, dahil naka-AC na siya. Mabilis na siya tumira. Palo. Oh, ayun na, Ancient Thunderhide on the attack. Yeah!
Yapi! Yapi! Binabaril. Oh, sige pa. Grabe naman to. Wala naman pakialam. Yung ba kung nakakasakay dyan sa Hurricane Katrina? Oh, sige. Tuloy pa lang. Oh. Oh. Ay! Lumabas ang tunay! Nagpakita ng tunay na nyo. Isa siyang pangit na White Walker. Pinabalik! Pero hindi babalik yan dahil may raid dyan. Pinaasa lang kayo. Pinapaasa lang kayo ni Chessie. At nakuha nila ang objective, which is the melee racks on the top lane, and they will be able to secure that. At ito ang ultimate, nagkakabakbaka dito, Hanskin, isa siyang tunay na bayari, pero ito, magtitipi sa harap ni Ursa, bad idea. What is that? Dire's middle tower is under attack. At tignan natin dito ano nangyayari. Ooh, what's that? Dire's structures are fortified. At silipin natin dito ano bang baka natin. Hurricane Katrina, munti-unting nakakabawi ang Chinese team dito. Ito na, ahabuli na. At ito na si Totoy Brown, mga kaibigan. Ang pagbabalik ni Totoy Brown, Totoy Golem. Hinahabol siya. Ooh, dinumpanes pero glip back to the base. At eto na si Nike, Slime Stealer ni Chessie. Hinubjup mo, mga. Patay ang Ursa, wala siyang buyback. And this might be the window of opportunity for Complexity to finish or end this game. They are heading towards the rush pit. Dito, pero wala pa si Roshan. Kaso wala silang nakita. Napakalungkot mga bes. At dagger for your CM. Sana si Nikes. Naghahanap siya ng makakain niya rito. Ang in-stack niya. This'll come in handy. Pero hindi. Mukhang i-clear na nila yung creep wave. Nainis na si Nikes. Gusto niya nang bumalik sa tunay niyang anyo. Kung hindi nyo ako magustuhan sa itsura ko, huwag nyo akong gamitin. Sabi niya. Ayan yan. At binabati ko nga pala ang mga tropa views natin sa Mineski TV. Bottom lane. Rubik. Item check nga tayo. Ano nangyayari dito? Glimmer cape up on your Rubik. Invoker now up with the Naganim Scepter. Pa-invoker pala itong Wings. Parang wala akong nakikita skill niya. Level 6 na invoker. Ito na, here comes the Smoke of Deceit. They are heading towards the direction of the rush pit. At they are moving as 5 dito mga kaibigan itong Wings. At tignan natin kung ano play nila dito. They will be able to catch the Darkseer and that will be a mega kill on the Invoker. At tignan natin kung maghahabol pa ba rito mga kuya mo. Samatala, Lifestealer nandito. Naku po, Roshan being assaulted and here comes the... Uy, pumasok. Uy, nandito sila, Breath! And that Ursa getting that Aegis of Immortality. Pero okay lang, wala namang ganong nawala sa side ng call dito. Pero namatay ay itong Darkseer nila. Lotus Orb up on your Darkseer. Rubik with the dagger. At silipin natin ang ating network dito. It is actually a 2K gold lead going in favor of Complexity. And experience is now favoring Wings dito. And Wings playing like a typical Chinese team. Ice with Glimmer Cape, Dagger, and Arcane dito. Yung call, medyo nawalan sila ng objective Dota dito mga kaibigan.
Ayun na pala, nakabalik na siya sa Dragon. Si Drogo ay muli nang nagbabalik. Si Count Drogo. Ang lakas ba ng bawas nito? 85 damage per second, 10 seconds. So, 850 damage yun. Ang lakas naman nun. Unstoppable. Pero Invoker is now with a unstoppable streak. Call being sloppy. Ayun ang nangyari din. Lifestealer with SNY completed on top of a Radiance Vlads and the AZ. At ito namamasyal siya. May plus 13 aura, 13 na armor pa siya rito. Lalang, tumitingin-tingin lang siya ng mga makakalaban niya. O, bubuka niya na naman ang apoy. Basic na basic. Basic to basic farming. Naku, inaabol na sila ni Count Drogo. Ang bilis si Drogo dito. Link and Spear. Ano yun? Anong kinuha ng Rubik? Ano nakuha niya? Crystal Nova. Lakas. Pero walang objective kung magkabila ang team natin na to, ha? Waiting for each other. Pero mukhang open sa dahil may Aegis dito. Itong team ng Wings. Naghahanap sila ng mabibiktima dito. Batrider blinking into the unknown. Pero wala siyang aabutan. Aegis will be reclaimed in 2 minutes. Dire's middle tower is under attack. At ayan, ang pagbabalik ni Drogo dito. Pinabilis yung pagtira ng cart. Illusion. Life Stealer. Nahabol ng dragon yung lima. Hindi ko alam kung ano nangyayari pero sinusubukan na patayin ng dragon. At bumuga muna ng apoy dragon dito. Scout Drogo. Di nila alam dito na yung mga tunay na kampi. BKB. Pop coming in from the USA pero nasa mali ang pag-BKB niya rito. Napakaagang BKB. And there is the doom mga kaibigan. Glimmer Gate protecting the Batrider pero pwede siya mamatay dito. Ursa, Aegis will be reclaimed. Batrider is down. There's the freezing field. Batrider with the buyback. Shadow will go down. But meron siya buyback. There's the instant buyback. Eto na nagkakabulan. Invoker being chased down dito. Ursa is here. They want to go for the Doombringer. Darkseer is still down. Nagkakabulan ng mga kuwi mo. There's the glimp back. Pinabalik dito ang Nyx. Tignan natin kung kaabulin. Flaming Lazo! Patay! Nginert! At delegado pa ang call. Masyadong natuwa sa Dragonica, sa Game of Thrones. At ito na, umatake na ang mga White Walkers. Pinangungunahan sila ni Injoker, Este Invoker pala. Ito, nag-aabol sila rito. Lifestealer, walang buyback. Darkseer, walang naibato. Doombringer, may buyback pero walang gamit. Walang, ay, di, meron pala. Anong gamit niya? Ah, matindi. Blade Lane. Ang lupit. At ito. Nako, pinukwersa ng buyback dito. Pero, to no avail. Ah, wala kayong buyback. Ganon, no. Sige, push kami. O, makulit kayo ko, la. Masyado ko nag-enjoy sa pagdadragon mo, ha. O, etong sa'yo. O, ano? O, ano? Hop, tipo tayo sa taas. Tipo tayo sa taas. Trabaho. 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 Trabaho, mga Chinese. Natrabaho sila rito. At nainis kay Lifestealer. Si Lifestealer na nainis. Bumili na sangatutak na item para magpanggap na dragon. At hindi man lang siya pumalo. Ang lupit! Calf shot. Ursa now with Diffusal Blade. At
Ito na naman ang complexity, mga kaibigan. Making the game complex. Complexity. At naasar sila rito. Oop, nag-smoke sila. Smoke as 5. Asan na si Lifestealer? Si Lifestealer, mga kaibigan, ay naka-dragonica form na naman dito. At heading towards the top lane ang team ng Wings. Samantala, Complexity will force the issue in the mid lane to at least even up the status of the Raxxess. At ito, Radiant's middle tower, oh my god, is under attack. Mid lane being assaulted by Complexity. Here comes the Exorcist Impact. The Lotus Orb up on your dead prophet. Save for supportification. Can they defend? Here comes the Dragon, mga kaibigan. Hurricane Katrina, EMP, sinalo ang Beast Boys. Kinalagkat lang naman si Hansken dito. At napasma siya. Namatay na si Daenerys Targaryen. Nagalit na si Drogo. Ito si Drogo, mga kaibigan. Walang magawa si Drogo. Dinumang Ursa. Oh my G! Mamamatay din ang Ursa. Wala siyang buyback dito. That is a dieback actually. At nagkakabaktakan. Invoker nasa gitna ng gera. Nagpipiling malakas. Piling magaling. Pero magaling talaga. Ito na. Grabe naman yung vertical ice wall. Hurricane Katrina. Pero mamamatay si Rudik, mga kaibigan. Ito si Batrider. Nag-iitaso. Nag-iitasem. Naka-BKB. Pero walang damage. Wala rin Firefly. Nakalimutan niya yung trigger. Boom. Kumeta! Charon, kumeta! Uy, pero sinalot din naman! Pero Blink in, Mega Amp nagpahusay doon. Freezing pin sa mukha. Shivas LaGuardia. Nagkabalikan, nagkakainitan dito. Si Ice, Ice, Ice! Natunaw! Ginawang food trip. Invoker, patuloy niyang papato ng skill. O sige na, bato mo lang ang iba to yan, best. EMP, para kunyari may swag. At naku po, bumabawi ang complexity dito. Ursa is still down for 40 more seconds. And they might end this game kung gugustuhin nila. Exorcism will be available in 20. And they are now heading towards that bottom lane. Darkseer with the wall. Holding on, hindi niya pa nababato buong game. Hindi niya pa nagagamit ang ultimate sa buong game, mga kaibigan. Napakahusay mag-Darkseer ni Swindle. Ito pinabalik, pero wala. Basic yan. Dali lang i-dodge yan, sabi ni Chessy Boy. Ito, kinalagkan niya, kinatak niya. Oh my god, Shiba LaGuardia, pinakain ng meatballs. Meatballs, lusog sarap, bravo. Happy. At ako po, ito na ang Wall of Replica. Napatumba na nila dito. At tinutunaw na ang Torrent. This might be picture perfect. Hindi to mama. Hurricane pin na to. Galit na to si Invoker. Wala na siya magawa sa sarili niya. Vertical Ice Wall. Oh, BKB. Blade Mail para may swag. Pero walang naman normal sa kanya. Inert-nert siya dito ng Ursa, mga kaibigan. And there's the buyback coming in from the Invoker. Hansken, mamamatay siya dito. They will lose me. But they are about to lose more. But they managed to get the job done. Mega creeps, mga kaibigan. And this is it, Pansit. Complexity Gaming making the game easy. This time, they've managed to clear all set of racks. At what's the plan done para dito sa team ng Wings? Wala. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ayato. One big push, mga kaibigan. Mala Ateneo ang kanilang motor rito. One big push. One big fight. At hindi pala pwede dahil nandito tayo sa teritoryo ng NU Bulldogs. Wig, ano ba ang taglay ng NU Bulldogs? We got it all for you. SM naman sila. We got it all for you. We add yo. Henry C, shout out to my boy Henry. Henry with the C. And my big partner, Ramon. Ramon ang ipirunggo na lumalaban sa cancer, mga kaibigan. Naku po! Lotus Orb! Si Jesse, pinagpapaw! Ginawang target practice si Jesse, ginawa siyang cheesecake. And he will die. He will instantly buy back. And here comes the chase. Invoker, he is doomed up dito, mga kaibigan. He will not survive. He will die. It's a very slow and painful death. No, he is still alive though. Pero ito na ang opensa, ang Mega Creeps. Unti-unti nang ining-ngert-ngert, mga kaibigan, ng kanilang base. Oh my god. Ito. Oh no. Ito na ang buong puwersa ng Game of Thrones. Si Swindle. Siya si... Sino bang mapwede niyang si Tyrion Lannister? Yan. Oh, may Triceratops sila. Iba to. Ancient Thunderhide. Si Ancient Thunderhide. Binabati ko nga pala si Hidinori Yanagida, si Ironhide.
At ito, hindi niya po kapitan si Thunderhide. At ito na, nagalit na ang mga White Walkers. Umapoy-apoy na dito, kaya pa nilang depensahan. Blooming Kid sa gitna ng exorcism. Aba, matindi. Sige, pagpatuloy mo yan. Push mo yan, Ginerdel na Triceratops! The Ancient are doing it! Uy, pero lumabas na si Jesse, mga kaibigan. Si Jesse the Cheesecake, bakit nasa gitna si Shadow? Bakit ka nasa gitna, Shadow? Huwag ka pumunta sa liwanag. Isang mauhamatay ka. Isa ka lang, Shadow. Pero mukhang tinatapos na ng complexity dito, mga kaibigan. Sige na. People power! People in the house, yo! And good game. Nagwagi ang Game of Thrones. Radiance Ancient Compass under attack. Victory! Mahusing!